handat na pakainang pagbasta na ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisang sumasamba sa Kanya. Kaya ating itiyan at kamayaan ang ating mga kakabi at tayo sama-sama umamin sa ating Panginoon. Halina, sama-sama! Maganda at mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Kamusta na po kayo? Ako po inyong kapatid, Brother Ricky Campbell po, na nagagalak po na makasama ko po kayo sa oras at sa araw na ito. Today is Thursday. Alam naman po natin pag-araw po ng Webes. It is our online midweek service day. At alam ko po na, kagaya po ng dati, alam ko po na sasamahan niyo po ako mula simula hanggang wakas ng ating pong gawain. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ating pong pagsisimula, hayaan niyo po na pangunahan ko po kayo sa isang maiksing panalangin. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po sa kabutihan na patuloy niyo pong pinapamahala sa aming mga buhay. Salamat po dahil sa araw-araw ng aming pamumuhay, dama po namin ang iyong presensya. Dama po namin ang iyong pagmamahal. Dama po namin ang iyong pag-iingat. Hallelujah. Kaya po, Panginoon, sa gabi pong ito, hayaan niyo pong muli kami na makapaglingkod sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pananambahan, Panginoon. Hayaan niyo po kami, Panginoon, na pasalamatan ka dahil truly you're very good to us, O God. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. Lord, sa gabi pong ito, we invite your holy presence, Panginoon, in our midst. Hallelujah. Lord, open our hearts, open our minds as we listen to your word, O God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, may you be lifted high, O God. May you be glorified. Hallelujah. And may you be exalted, O God. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Salamat po. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Muli po, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Hallelujah. This evening, I would like to share with you a message entitled Building a Strong Foundation of Life. Building a Strong Foundation of Life. And it is found in Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Matthew chapter 7, verses 24 to 27. Ito po yung isa sa mga famous stories ng ating pong Panginoong Jesucristo during His Sermon on the Mount. Hallelujah. Basahin po natin ito sa Wikang Ingles, New Living Translation Version po. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Simulan po natin sa verse 24. Sabi po, "Anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on solid rock. Though the rain comes in torrents, and the flood waters rise, and the winds beat against that house, it won't collapse, because it is built on bedrock. But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish, like a person who builds a house on sand." Verse 27, "When the rain and floods come, and the winds beat against the house, it will collapse with a mighty crash." Praise the Lord. Hallelujah. May the Lord add blessings to the reading of His Word. Purihin po ang Panginoon. Last week po mga kapatid, isa pong magandang balita ang in-announce po ng Department of Public Works and Highways o DPWH na yung construction daw po ng Skyway Stage 3 project ay natapos na. Ito po yung Skyway Expressway na nag-co-connect ng South Luzon Expressway and North Luzon Expressway. Alam niyo po mga kapatid, hindi po naging madali ang construction nito. Dumaan po ito sa isang masusing pag-aaral, dumaan po ito sa masusing pagpaplano, even binuhusan nga po ito ng napakalaking budget. Hindi po naging instant ang paggawa nito. It took them 4 years
bago po natapos yung project na ito. Sinigurado po nila na talagang matibay po ito, lalong-lalo na yung mga pundasyon na kanilang itinayo. Kasi nga po, alam po nila, ang Pilipinas ay prone sa earthquake, prone sa typhoon, prone sa calamities. Kaya po, talagang sinigurado po nila na sinunod po nila yung building code para just to make sure na reliable, dependable po yung kanilang kinoconstruct na expressway. Pag mamalaki nga po nila, kahit dumating po yung intensity 7 na lindol, ay hindi daw po matitinag yung mga pundasyon nito. That's how confident they are na this foundation can withstand any calamities or any storm that may wreak havoc to the expressway. Hallelujah. So, ano po ba ang ibig sabihin ng foundation? Why is it very important na sa pag-construct, or why is it very vital in constructing a building or any structure? Sabi po, foundation means a stone or concrete structure that supports a building from underneath. Its primary purpose is to provide structure stability. Sabi nga po, a good and strong foundation keeps the building standing while the forces of nature wreaks havoc. It keeps the building safe from calamities such as floods, strong winds, and even earthquake. The parable that we read earlier, Jesus is telling us that there will be consequences if we build our house on the sand. At the same time, He is telling us the value of building a house on the rock. In this story, we find two builders, two houses, and two foundations. Both men have access to the materials. Parehas po silang may pinto, parehas po silang may bubong, parehas po silang may bintana. Maari pati pintura, parehas po sila. So all available materials na pwede po nilang magamit ay accessible po do sa dalawang builder na yan. Hallelujah. Both have choices to where and how to build their houses. But one man's house stood and one man's house collapses during the great storm. What was the difference? Ano daw po ang pagkakaiba kung bakit ang isa ay nanatiling nakatayo at ang isa ay dali-daling nawasak nang dumating ang matinding bagyo? Hallelujah! The big difference was the foundation. Alam niyo po, the most important and critical part in building a house is the foundation. How you build your foundation will determine how strong your structure will be and how long it will last. But Jesus' Sermon on the Mount is not concerned with the building of foundation of your houses, of our houses. Mas concerned po ang ating Panginoon in building a strong foundation of our lives. He doesn't want us to remain in foolish living. He is inviting us to live in another way. He wants us to pay attention to the most important aspect of building our lives, and that is to have a strong foundation. Lahat po tayo ay builders ng ating mga buhay. Lahat po tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon na mamili kung anong klaseng pundasyon ang ating itatayo at kung saan natin ito itatayo. So why do we need a strong foundation? In this story, Jesus gave us a stern warning. Binigyan po tayo ng matinding bawala ng ating Panginoon. According to Matthew chapter 7 verse 25, rains and flood waters and winds will come. So in short,
Storm will come in our lives. There will be testing. We don't know what foundation we built upon unless it is tested. Kailangan po matest yung pundasyon po natin. Whether we like it or not, trials and testing will come. That's the reality of life. According to James chapter 1 verse 2, troubles will surely come our way. Make no mistake about it. Hard times will come and circumstances will hit us when we least expect it. Alam niyo po, lahat po tayo ay nagulantang, lahat po tayo nagulat nang dumating po yung COVID-19. Actually, hindi nga po ito storm. This is a super storm na tunay nga po na naapektuhan ang ating mga buhay. So if your foundation is not strong enough, most likely you would collapse. Alam niyo po, mga kapatid, masarap po magpuri sa Panginoon pag ang buhay po natin ay okay, ang buhay po natin ay full of blessings. But true character will be revealed once trials come our way. Kamusta na po tayo pag dumarating po yung pagsubok sa ating mga buhay? Alam niyo po, bilang mga Kristiyano, madali po tayo talaga magpuri pag okay po ang buhay po natin. Diba? Pagbabatiin nga po natin yung mga kapatid natin, laging nakangiti. Laging okay. Okay lang ako. Tatulong at awa ng Panginoon. Oh, mahal kong Panginoon, I cling to the Word of God. Pero pag dumating na po yung matinding pagsubok o dagok ng buhay, hindi mo na po makikita yung smile. Bakit po? Hindi mo na po siya makita sa church, absent na po eh. Kasi nga po, dahil po sa pagsubok. Nagpapahinga muna ako, laylo muna ako. Kasi meron akong kinakaharap na pagsubok. So that's why we need a strong foundation in our lives. Storms, typhoons, yan po yung mga metaphor na ginamit ng Panginoon. Lahat po yan ay isang meaning, pagsubok ng buhay. There will be time that we will be tested. Our lives will be tested. Our foundation will be tested. Kaya po dapat paghandaan po natin yan. Hallelujah. What kind of storms are you facing right now, mga kapatid? Health problems po ba? Loss of jobs? Economic hardships? Death of a loved ones? Or even friends? So marami pong storm na dumating sa ating mga buhay. So, dapat po maging handa po tayo dito. According to Isaiah chapter 28 verse 16, "Look, I am placing a foundation stone in Jerusalem, a firm and tested stone. It is a precious cornerstone that is safe to build on. Whoever believes need never be shaken." You see, mga kapatid, foundation built on Jesus Christ is a strong foundation. Why? Because it is safe. It will never be shaken. Kasi po, it is firm and attested. So, foundation built on Jesus Christ is firm and tested one. And it can never be shaken. Hallelujah. Now, after hearing what is the meaning of foundation and why do we need a strong foundation, the next question that we want to answer is, how can we build a strong foundation? How can we build a strong foundation? In Matthew chapter 7, verse 24, and Matthew chapter 7, verse 26, Jesus is telling us that hearing the word and even approving it is not enough
unless it is accompanied by obedience. It is accompanied by obedience. In the story, there are two builders. Both hears the word of God. But only one applies the word of God in his life, and that is the wise man. The point that Jesus was trying to raise is that he doesn't want us to remain in foolish living. He wants us to trust in God's words and apply it in our lives. Wala pong problema sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. The problem lies in the application of the Word of God. Are you applying it in your daily lives? Alam niyo po mga kapatid, many people are just listener of the Word. They are not doer of the Word. Ang taong listener lang ng Word at hindi doer, pag dumating po ang pagsubok, madali po itong umaayaw. Yan po yung mga taong maninipis, madalas nga po nagtatampo sa Panginoon. Hallelujah. So, building a strong foundation is a step-by-step, is a step-by-step procedure. It is a process. Kumbaga, building a foundation, parang pastor, hindi po kagad pastor po yung isang tao o yung pastor po natin. Dumapo siya sa mga proses, sa proseso. Nag-aral po siya, nagtapos po siya ng maraming taon. Just like po yung skyway kanina na binanggit po natin, hindi isang araw lang tinayo yung pundasyon. It took them 4 years, sabi ko nga po kanina. So, step by step, di ba? Iniisa-isa po nila yung materials, hinalo-halo po nila, mix it with cement, stone, and iron, yung mga bakal po. So, step by step, araw-araw, iba-iba po yung ginagawa to make it stronger and higher. So, building a strong foundation is like a building a godly character. So, godly character requires doing or practicing the Word of God. Dapat po ina-apply po natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Minsan nga po sa maliit na bagay lang ay hindi po tayo makasunod. Katulad ko po, driver po ako. Pag sinabi pong one way, dapat one way po. Hindi po yung kuma-counterflow ka. Tapos pag ikaw ay nagmamaneho, pag nakita mo yung traffic sign na red na, dapat stop na po tayo. Hindi na po, dapat naka-stop na po tayo, hindi po tayo patuloy na umaabante. Ang tawag po doon yung beating the red light. Ano pa po ba? Pag nagmamaneho po tayo sa expressway, minsan, ang maximum po is 100 lang. But there are times, nagmamaneho po tayo 110, 120, 140. Minsan, worse pa nga po doon, mas matataas pa po. Mas mabibilis pa. So, mga kapatid, are we doing or practicing the Word of God? Alam niyo po, minsan tayo po mga Kristiyano, mas gusto lang po natin yung parang nabibaby po tayo. Yung parang blessing lang palagi. Diba? Diba, meron nga pong verse sa Bible doon sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Minsan, mas gusto lang po natin yung all these things shall be added unto you. Diba? Di po natin naunawaan na meron po tayong dapat gawin. We must be a doer first before we can have blessing. Diba? Ano pong sabi? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And susunod na lang po yung and all these things shall be added unto you. So mga kapatid, alam niyo po, there are 52 weeks in a year. Sa 52 weeks na yon, there are 52 Sundays. Kamusta po tayo, mga kapatid? Diba sabi ng Panginoon, ang Sunday ilaan po natin para sa Kanya. Kamusta po tayo, mga kapatid?
baka mas marami pa po yung absent natin kaysa dun sa attendance natin being present. So ano pa po? Diba? Yan po yung patunay na minsan gusto lang po natin blessing lang. Hindi, wala po tayong ginagawa. Gusto lang natin yung listener lang tayo. Yung parang nabibaby lang. Ano pa po ang patunay na kailangan po natin ng gawa bago po tayo magkaroon ng blessing? Ano po pong sabi? Give and it shall be given to you unto you. Ano po yan? Saan po matatagpuan yan? Sa Luke chapter 6 verse 38, give and it shall be given unto you, pressed down and shaken together and running over. Ano pong dapat gawin bago po tayo magkaroon ng before it shall be given to us? Ano po yung unang sinabi? Give. Kaya po madalas, minsan nagreklamo po tayo eh. Diba? Bakit ganun, Panginoon? Blessing ko parang gapat, kumbaga sa ulan eh, anggilang. Samantalang yung iba, parang buhos ng ulan kung bigyan mo ng pagpapala. Why? Because we're not doer of the word. Diba? We're just contented to listening to the word. Mga kapatid, our obedience to the word of God is vital if you want to have a strong foundation of life. Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, how deep are we digging into the word of God and apply it in our lives? Always remember that if you place Jesus as the foundation of your life, you will never be disappointed. Yes, the storm will come, but you will never be devastated. Yes, the storm will come, but you will never be shaken, because you have a strong foundation in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na amin pong natunghayan, Panginoon. Amin pong dalangin, tulungan niyo po kaming maging obedient sa iyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na may-apply ito sa aming pang-araw-araw na buhay. At tulungan niyo po kami, hallelujah, na magkaroon ng strong foundation para po, Panginoon, anumang unos, anumang problema, anumang pagsubok na dumating sa aming buhay, ay kaya po naming malampasan ito, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Binabalik po namin ang lahat ng papuri, pasalamat. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord.